Hello mga kachika! Welcome po ulit sa aking YouTube channel, Binglot TV! Mga kachika, samahan niyo po kami kasi kukuha po kami ng lupa. Kasi po, balak po namin magtanim. Binabili po kasi kami na alukbate. So, yung stem po nun, itatanim po namin. Ngayon, doon po kami kukuha ng lupa sa hatika. Kung tawagin nila hatika sa garden. Ganun, garden po kasi yun. Ayun. Ayan po, kasama ko po si Irene. Shout out to you, Irene. Ayan. May dala-dala na siyang pala at timba para doon po namin ilalagay yung lupa. Yung pala na po iyon ay laruan ng alaga niya. So, magagamit naman namin. Kaya ayun, yun ang kinuha namin. Kasi gagamitin namin siya sa pagkuha ng lupa. So, ang lupa po dito ay buhangin ho talaga siya. Nagiging mataba lang siya kasi kung lalagyan natin ng mga pataba yun, nagiging kapakipakinabang po siya. Ayan, pupunta na po tayo sa garden nila. Ayan. Bali po, yung garden na yan, dati pong may tanim ng kamatis yan at saka sili. Ayan. So ngayon po, since namin ginagawa po sa loob ng bahay, hindi po sila ngayon nagtatanim kasi busy po ngayon sila sa loob ng bahay. Bali po, may nire-renovate sila sa mga bawat kwarto. So, wala silang tanim ngayon. So, ngayon po, nakikita nyo po yung mga puno ng dates na yan. Yan po ay napakasarap na prutas nila dito. Napakatamis mo po yan. Para siya talagang pin-reserve na mayroong asukal pero wala po talaga siyang asukal. Ayan po. Nakikita niyo po, malilit na puno lang yan pero hitik na hitik po siya sa bunga. Yan po mga bunga na yan, nabawasan na po yan. Kasi unti-unti nilang tinatanggal isa-isa. Hindi po pwedeng putulin yung pinaglalagyan ng bunga kasi parang magtatampo daw po yung kasabihan nila. So, ang pagpitas po nila ay pa isa-isa lang. Ayan. Napakatamis po niyan kung matitikman niyo lang po. Napakasarap po. Kasi kung tawagin po nila yan dito sa Middle East is miracle fruit. Sa meron pong kasabihan na 8 piraso o 3 piraso sa isang araw, busog ka na. Kumbaga, kompleto na yung minerals at vitamins na makukuha mo. Ayan. Yan pong puno na yan, napakatamis po niyan. Ayan. Sa ano po dito, dito po sa Middle East, hindi po kayo pwedeng magtanim ng isa lang. Kailangan po, pag magtatanim po kayo niyan, idalawa. Kasi po, kasabihan nila dapat kasi dalawa para daw mag-asawa, parang ganun. Kasi pagka isa lang, mamamatay din daw po ata. Yun ang kasabihan nila. Salamat po ulit sa paglaan nyo ng oras sa panunood. Hanggang sa muli po, at lagi po tayo mag-iingat. Stay safe. Bye!